Please all rise. Thank you.
bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. From the books of Kings. The Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "O Lord, my God, you have made me your servant king to succeed my father David. But I have a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people to pass that cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For who is able to govern this vast people of yours?" The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, nor for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding so that you may know what is right, I do as you requested. I give you a heart to wise and understanding, that there has never been anyone like you up to now. And after you, there will come no one to equal you." The word of the Lord. Thanks be to God. Wonderful are your decrees.
from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. Jesus said to His disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field." Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace. There will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things? They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his store both the new and the old." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Yan ay palagi nating idinadasal sa ating panalangin na Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. At one time, may isa nagsabi sa ano, "Father, ay mali po yung dinadasal natin. Kasi hindi nadasal natin ay mapasa amin ang kaharian mo." Sabi ko, "Bakit mali yun?" "Kasi parang inaagaw natin
Kaysa ano man dapat tayo ay mapasakarian tayo ng Diyos. Sabi ko dun sa tao, kausap ko, sabi ko, hindi lang kahulugan nun. Kaya lang, nais ng simbahan at nais po ng Diyos, kasi ito yung banal na kasagatan, ang nagamitin natin na mapasahanin ng kaharian mo, hindi dahil sa inaagaw natin yung kaharian ng Diyos sa Kanya, hindi. Ngunit, para yung panyang pag-ahari ay tayo ay makasama doon sa kanyang pag-ahari sa sandibutan ito. Maangkin natin, maging bahagi tayo, maging bahagi tayo ng pag-ahari ng Diyos in an active way, hindi passive. Kasi mapasa amin ang kaharian mo versus doon sa kami ay mapasa kaharian ng Diyos. Mapabilang sa pag-ahari ng Diyos. So medyo mas active po. No? Kaya tama-tama po yung dalawa nating ipangyari ngayon. Kasi may pagkilos eh. Ito yung pinamaning ngayon ng tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Pagamat po, sa mga nakalipas na linggo, ang ating po mga kalinhaga ay tumutukoy na sa pag-ahari ng Diyos. Noong nakaraang linggo, kung yung maalala, yung ating ebanghelyo rin, yung masamang damo sa gitna ng trigo, no? Ang tinutukoy din nila linggo, pag-ahari ng Diyos. Sa isa pang nakalipas na linggo, yung inahing tulad ni Jesus ang pag-ahari ng Diyos, katulad ng mabuting maghahasik. O kung tawagin po natin ay yung talinaga ng mabuting lupa, yun ay tumutukoy din sa pag-ahari ng Diyos. Ngayon, sa ating ebanghelyo, ay isang lubot ng mga kalinhaga. Pero ang kunin lang po natin ay yung dalawang na unang kalinhaga. Yung kalinhaga na kung saan ay nakita ng isang lalaki na may kayamanan doon sa isang lupain na yon. Noong matagpuan niya, binagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung lupa na nakita niya ng kayamanan. Yung isa naman ay yung perlas, mamahaling perlas na matagal na niyang hinahanap. Pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian at binili din yung perlas. Kaya makita po natin yung alin, tumutukoy ito sa pag-ahari ng Diyos sa kayamanan. Na may turing ng pag-ahari ng Diyos ay isang pinakamahalagang kayamanan. Pinakamahalagang kayamanan. Na kaya nating ipagbili ang iba pang mga kayamanan para sa pag-ahari ng Diyos. Yun yung amon na nais natin kahapin para sa linggo ito. Or, kung tawagin po natin, yung bang kayamanan natin ngayon is at the service of the kingdom of God. Yung bang kayamanan natin ngayon ay nasa paglilingkod para sa pagpapalaganap ng pag-ahari ng Diyos. Pero bago natin masagot yan, kinakailangan malaman muna natin kung ano yung ating kayamanan. Kasi, sabi nga eh, ano yung iahandog mo para ipagbili mo para ang lahat na ito ay ihalay mo para sa isang dakilang kayamanan na walang iba kundi yung pag-ahari ng Diyos. Anong kayamanan meron ka? Ay, sa
siyang ibayari. Wala na lang pwede ng kayamanan. Hindi, may kanya-kanyang tayong kayamanan. May iba't-ibang uri ng kayamanan. Ang kalimitan, yung kayamanan natin ngayon, yung doon natin inilalangan yung ating panahon. Yung mas maraming oras na tayo ay naglalakad ng oras. Yun ang masabi natin, itinuturing natin kayamanan. Kasi yun ang mahalaga sa atin. Well, maaari siguro na yung kayamanan natin ay ito, pila, perlas, pera, o maaari lupain, o maaari din naman ang kayamanan natin ay talento, yung inyong mga galing. May galing tayo sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Maaari din pamilya, isang uri din ng kayamanan, o maaari din panahon. Baka marami tayong panahon na pwede nating ialay para sa paghahari ng Diyos. Pero makita muna natin yung ating kayamanan. At isang napakagandang halimbawa na makita natin tungkol sa usapin na ito, na kaya mo ipagbili ang lahat ng mga bagay para sa paghahari ng Diyos. Yalin, yung istorya ni Solomon, ni Haring Solomon sa unang pagbasa. Nakita po natin sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari na nag-uusap si Solomon at ang Diyos Ama sa panaginip ni Solomon. Sabi ng Diyos, anong gusto mong hilingin? Sabi ni Solomon, yalit, gusto ko po ng karunungan para makita ko ang mabuti at masamang tao. Kung tawagin po natin ay a judge of good character. Anong uri ka ba ng tao? Masama ka ba? Mabuti ka ba? So, yun po ay para kay Solomon. Napakahalaga. Napakahalaga po yung si Bakit. Kasi pinanahan siya ng kanyang tatay bilang susunod na hari ng Israel. So nakita niya yung bigat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Kaya anong kailangan niya? Kailangan niyang malaman kung ang tao ito ay mabuti o masama. Siguro hindi lamang sa isang hari, pero lalong-lalong sa isang hari. Kasi yun yung mamumuno kung paano niya gagabayan ang kanyang bayan na mga tugon sa paghahari ng Diyos. Kaya yun ang kanyang pamamaraan ng pagbabakita. At kapag sinabi natin karunungan, kung tumagin nga po natin ay karunungan ng kumilatis ng mabuti o masamang tao, karunungan yun. Hindi lang po yun tinatawag ng ibang kutob. Kung isan ay binabasi lamang natin yung, ito masamang tao ito, ito yung kutob ko, masamang tao ito. Hindi ko po isinasantabi na yung may mga tao malakas ang kutob. Kailan po, kahit anong lakas ng yung kutob, yung chance of probability medyo maliit. No? Kasi kutob lang yun eh. Mas malaki yung chance sa magkamali yung ating kutob. Yung kung ginamit, no, na karunungan na nakita natin kay Solomon na ibinigay ng Diyos, hindi lang kutob. Hindi lang kutob. Isang adham. Isang science. Mayroong pamamaraan ng pagkilos. Kasi bakit? Kasi kita po natin ngayon yung mga tao na luloko. Meron silang tinatawag ng modus. Ano bang ibig sabihin ng modus? Yung pong modus, kaya mga Pilipin na mahilig kayo mag-shortcut. Yung modus ay shortcut ng modus operandi. Salitang Latin. Na ang ibig
sabihin natin, mode of operation. Tawagin namin na may oblong. Isang activity na mayroong malawak na pagkilos. May plano. Kaya po, kung isa makita po natin yung mga tao gumagawa ng sa mga loob, yung mga budol-budol, yung sasalisihan ka, no? Yan ay may pamamaraan, may step by step. Dilil lang yung kapuna. No? No? Bago ka mahuli. No? So, yun ay makita natin na yung ganun klase ng pagkilos, no? Pero ito muna yung makikita na gagawin pagkatapos hindi mo alam, niloloko ka na pala. Yan ay pinag-isipan, pinag-planuan, pinag-praksa, at isinasakatupara. Kaya ang tawag natin po talaga, kapag sinabi natin modus, operandier, mode of operation. May operasyon. So, pero hindi lang dapat ito makita natin sa taong gumagawa ng masama. Dapat makita natin ito lalong-lalo sa gumagawa ng mabuti. At makita rin natin ito kung gusto rin natin katulad ni Solomon. Kung gusto rin natin makita kung ang tao nito ay mabuti at masama. Alam nyo, isa pong makita natin sa banal na kasulatan na isang halimbawa po ni pinakita ni Solomon bilang isang mabuting paghusga ay maaari hindi na po lingin sa inyong kaalaman ng alin yun. Yung istorya ng dalawang nanay na nag-aaway, pinag-aagawa nila yung isang sanggol. Kasi yung dalawang nanay nito nagsasabi na, hindi, anak ko yan. So, yung dalawang nanay, kasi yung isang anak, namatay. So, yung isang nanay, ang inagaw niya yung anak ng kabila, no? Kanyang kapitbahay. So, dinala sila ngayon sa korte ni Haring Solomon. So, nung sinabi ni Haring Solomon na parang yung kanyang pag-design, kung kanina talaga yung bata nito, hindi lang sa pamagitan ng intuition, hindi lang sa pamagitan ng punto. May ginawa siyang pamamaraan. Modus operandi. Anong ginawa niya? Sinabihan niya doon sa kanyang sundalo, kunin mo yung baga. Sabi niya, dahil kayo ang dalawang nanay na nag-aaway, hatiin niyo na lang yan. At ibigay yung kabahagi doon sa kabila at yung kabahagi doon sa isa. Sabi, ano sabi ng isang nanay? Sabi ng isang nanay ay, sige, hatiin mo na lang. Ang sabi naman ng isang nanay ay, huwag na, ibigay mo na lang yung bata sa kanya. So, nalaman, doon sa pamamaraan na ginamit ni Haring Solomon, nalaman niya ngayon kung sino talaga yung nanay ng bata. Mayroong maliwanag na may pamamaraan ng pagkilos. So, ganun din po. Ganun din po yung pag-aari ng Diyos. Pinakailangan meron din tayong pamamaraan ng pagkilos para makita po natin kung paano ba natin yung ating kayamanan ay kaya natin ibigay sa dakilang karangalan na alin yung pag-aari ng Diyos. Kung paano ba natin yung ating kayamanan ay maging lingkod para sa ipagpapalaganap ng pag-ahari ng Diyos. Kaya din po yung ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sinabi po ni San Pablo na lang, kayong mga pinili ng Diyos, pinaralang lang kayo ng Diyos na nawa ay makatulad kayo sa ating Panginoon sa Kristo na nakita natin yung kanyang pagkilos para may palaganap ang pag-ahari ng Diyos. At yung katulad din po, halimbawa, pwede rin tayong tumugon sa hamon po ng
Christian Society of the Philippines, no? Sunday. Ito po ay mga Pilipinong misyonero na nagmi-mission po sa mga panyagang lugar. Kasi alam natin, for almost 500 years, tinanggap natin yung ating pananampalataya sa kamay din ng mga panyaga. Pero ngayon, kinakailangan din na ibalik natin sa iba. Yung dakilang pagpapakilala natin kay Jesus. Naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan. Isa po yung pari ng Diocese ng San Pablo. Si nag-enroll sa Philippine Mission Society for 5 years. Dito po sa Philippine Mission Society, pwede pari, pwede madre, pwede yung lay, pwede yung may asawa, o pwede yung walang asawa na hindi pari o madre. Pwede rin o na sumama rito. So sabi niya sa akin, ay naku, Father, ako rito ngayon ay sa aking minimisyon, ay ako ang pinakamaputi. Kasi ang assignment niya ay sa Papua New Guinea. So, pero yun, no? Pakita po natin. Maaaring tinatawagan kayo bilang mga misyonero at misyonera. Pwede rin ako sana sa pamamitan ng ating tulong. So yung ating pong second collection ngayon ay para po sa ating mga Pilipinong misyonero. Pangatlo, sa panalangin. Palagi nating isama sa panalangin. Sabagal, lalong-lalo na ngayong panahon na ito, maraming hamon na hinaharap ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos. Pag pinag-usapan natin yung kanyang pag-aari, kaya ito yung tema ng ating pagdiriwang ng dakilang yubileo ng Diocese ng San Pablo. Pagpapasalamat, pagpapalagana, at paghahanap ng pag-aari ng Diyos. Saan ba? Sabi nga kanina, saan? Ay, nasaan ba yung kayamanan? Nasaan yung kayamanan? Kasi, maaaring dun sa kayamanan mo, doon ka pwedeng maglaanahan. Ito mong magagawa. Na may palaganap po yung pag-aari ng Diyos. Hindi naman tayo lahat ay pwedeng maging misyonero at misyonera. Pero kung kaya natin ibigay, then good. Pero saan pa? Ay doon sa mga panahon na makita rin. No? Na kaya natin ialay yung ating kayamanan para sa pag-aari ng Diyos. Ano man nakikita ninyong pag-ilos? Maliit man o malaki? Halimbawa, dito ko may papakita yung kapag ginawa ko ito, maging maliwanag na ginagawa ko ay isang kontribusyon para yung pag-ahari ng Diyos ay makita ko sa lingkod ng aking ginagalawan. At anong sabi ni Jesus? Go ahead. Go ahead. At gumawa ka ng konkretong pamumaraan para ito ay magkaroon ng kaganapan. Kinakailangan natin ng konkretong pagkilos na may isa katumparan natin yung pag-ahari ng Diyos at gamit ng ating kayamanan. Ano mang uri ng ating kayamanan? Walang kwenta ang inyong kayamanan kung hindi nyo ginagamit yan para sa pag-ahari ng Diyos.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and then was buried. And rose again on the third day. In accordance with the Scripture, he ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. God our Father has given as the gift of faith, as a treasure and a pearl of great price. Let us continue to cherish this gift and share it with people around us by living out to the demands of our faith. Lord, hear your people. Lord, hear your people, that the Holy Father and church leaders may work tirelessly toward making the kingdom of heaven permeate fully the life of humanity, we pray. Lord, hear your people. That God's people may hold on to their faith and Christian values as true and lasting treasures, and not be seduced by the passing joys of power, prestige, and pleasure, we pray. Lord, hear your people. That the leaders of nations may work for prosperity and progress without forgetting their people and the deepest human values, we pray. Lord, hear your people. That all missionaries around the world may joyfully share their talents and possessions at the service of people, especially the poor, the sick, and the needy, we pray. Lord, hear your people. That those who have died, especially missionaries, may at last find their pearl of great price in the heavenly kingdom and attain eternal peace with God, we pray. Lord, hear your people. Most loving Father, hear the prayers of your people. Let your kingdom come to us and open our hearts to our brothers and sisters who hunger and thirst for your word. Grant this through Christ our Lord. Amen.